Right, magandang araw po sa ating lahat mga kagri. For today's video, gagamitin po natin yung ating madre de agua leaves at saka yung ating bunny na saging or banana stalks, no? Ito po yung ating video ngayon mga kagri, kung paano natin ito gagamitin para sa ating mga alagang hayop. So, ngayon mga kagri, ang ginagawa natin is para ito doon sa ating mga large ruminants, no? Doon. So, hindi lang mga manok, yung mga baboy or itik yung ating pwedeng pakainin dito mga kaagri sa Madre de Agua. Kung hindi, pati na rin doon sa ating mga large ruminants, no? Pati yung mga baka at mga kalabaw po natin. So, ngayon mga kaagri, makikita natin ay by percentage po ito, no? May porsyento dyan ng banana stock, may Madre de Agua, may rice bran, and then yung tubig as binding agent, no? Doon sa ating pag-mix. So, ang napakasimple lang nito mga kaagri. So, yung ating banana stock ay nagsisilbi itong source of carbohydrates at saka yung kanyang rice bran, no, na ilalagay dyan. And yung Madre de Agua mga kaagri na ipiniprepare ng ating kaagri Anton Senior ay ating source of protein. So, lagyan po natin ito ng rice bran. So, ang percentage po natin mga kaagri, yung 30% Madre de Agua, 30% yung rice bran, and then 40% yung banana stock, no? So yung ating solving commercial dyan is yung rice bran. So imimix lang po natin yan, lagyan natin ng kaunting tubig, at saka kung mayroon kayong mga molasses mga kaagri, pwede rin natin yung lagyan ng molasses, no? Para po ay mag-i-improve ng palatability or maka-increase ng ganang kumain doon sa ating mga yung ating mga large ruminants, yung ating kalabaw mga kaagri. So imimix lang po natin yan ng maigi para yung Madre de Agua ay magbabind doon sa rice bran at saka yung banana stock, kasi yung mga ibang mga backyard raiser po natin, yung mga large ruminants po nila ay hindi masyadong kumakain or wala pang experience na kumain doon sa Madre de Agua. So para ganahan din yung ating mga kalabaw na or mga alagang hayop na kumain ng Madre de Agua, ay talagang i-mix natin thoroughly doon sa ating mga iba pang mga feed ingredients, no? So yan mga kaagri, napakasimple lang mga kaagri. Pwede rin talagang natin gawin yan sa ating mga backyard level, no? Yung ating mga backyard raiser, napakadali lang paramihin yung Madre de Agua mga kaagri, at maaari po nating ibigay doon sa ating mga alagang hayop. So, napaka-importante mga kaagri na magkaroon po tayo ng sapat na feed ingredients, mga masustansyang pagkain na maibigay doon sa ating mga alagang hayop para po ay mas maging malusog yung ating mga alagang hayop mga kaagri. So, yan po. Kinakain na ng ating kalabaw, no, yung ating piniprepare na pagkain para sa kanila. So napakamura mga kaagri. Yung rice bran, hindi naman masyadong kamahalan yung kanyang presyo. Yung Madre de Agua, pwede rin natin yung paramihin doon sa ating paligid lang. And then itong mga banana stock or stem, maaari po nating kunin yan sa mga area na nag-harvest, no, ng harvest ng kanilang banana. So, aside from that mga kaagri, pwede rin tayong kumuha ng iba pang mga forages. So, kung walang banana stocks doon sa ating paligid, ay maaaring kukuha din tayo or maaaring kumuha tayo ng mga iba pang forages. Kagaya lamang ng napier, yung mga sintrosima, at ipil-ipil, at saka mayroon pang maraming mga pagkain, no? Yung mga saging na mga reject, no, yung hindi na pwedeng ma-market, yung mga hilaw, so pwede rin nating ipakain doon sa ating mga kalabaw. So ito mga kaagri, napakamura lang yung ating mga feed ingredients na ginamit, ngunit yung sustansya na makukuha nila ay napakarami dyan mga kaagri. So napakainam itong ipakain doon sa ating mga alagang hayop. Ito po ay makapa-improve doon sa paglaki ng kanilang katawan, at doon sa mga yung mga ruminants natin na kaanak pa lang, makatutulong din ito para makaparami doon sa
pag-produce ng gatas, no, para doon sa kanilang mga anak. So napakasimple lang, mga kaagri, no, ang pag-prepare nito, mga kaagri. Ang kulang lang siguro nito, mga kaagri, ay wala itong molasses. So kung may molasses po tayo, mga kaagri, ay maaring lagyan din po natin. So para ma-improve lang yung palatability, mga kaagri, ay nilagyan po natin yan ng asin. So yan, mga kaagri. So aside from we are raising livestock, so meron din tayong mga poultry animals, no, as part of the farm diversification. So ibig sabihin po, ito po ay pagkakaroon ng ibang source of income aside from yung pinaka main source of income po natin, no. So yan po, mga kaagri. At sa our next video, mga kaagri, no, magkakaroon po tayo ng discussion about the silage making, no, para po yung paano po natin mas mapa-improve pa yung ating pag-prepare ng ating pagkain, o magdumadaan ito ng fermentation para sa ating mga alagang hayop, mga kaagri. So napaka-importante niyan, mga kaagri, para po sa ating mga backyard raisers o sa ating mga backyard or commercial level na ng mga raisers. So i-discuss po natin yan, mga kaagri, sa our next video, mga kaagri. And maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat.